Concert ticket ang ating number one priority. Hindi muna merch, hindi muna mga albums or light stick. After na lang kapag may concert ticket na kayo. Okay. 안녕. 난 어디든 비행할 수 있는 청소년. Hey guys, welcome back to my channel. So as you can see from the title, ito po ay isang... Ano ba to? Ano ba yung title? Hindi ko pa pala alam kung anong title ang gagawin ko dito. But anyways, ito po ang mga kailangan gawin, mga do's and don'ts, how to buy, guidelines, ayun. Oh my God. Guidelines para sa darating na Stray Kids District 9 Unlocked Tour in Manila. Hindi na ako makahinga sa baka nangyayari. But anyways, ayun nga, nag-announce ang Stray Kids na magkakaroon sila. Ay, in-announce na ng Stray Kids yung mga... Hindi na ako makapagsalita, hindi na ako makapag-isip. Kasi hindi ko na alam kung saan kukukunin yung pera na pambibili ko for Stray Kids. Anyways, in-announce na nila kahapon yung mga iba pang places, cities, countries for their world tour. So, kasama na naman po ang Maynila. Gaganapin po siya sa April 25. Last year, ginanap siya April 27. So, meron pa tayong almost 3 months para makapag-ipon. Ayan, ipon-ipon na po tayo. Tipid-tipid muna po tayo sa mga merch. Pero, wag po natin tipirin ang sarili natin sa food. Kasi alam ko, yung iba dyan, students pa, and then sa allowance, sa baon kayo kumukuha. So, pagdating sa food, wag yung tipirin yung sarili nyo, okay? Health is wealth. Health comes first, ayan. Pero ayan, ano, magbugong-bugong na lang kayo, lunchbox, ganyan. Mas pakatipid pa kayo. Basta huwag kayo magtitipid sa food. Anyways, ang Stray Kids District 9 Unlocked Tour ay gaganapin sa Mall of Asia Arena. Last year, ginanap siya sa Araneta, which is medyo mas gusto ko ang Araneta kasi mas malapit yung view niya. Mas malapit yung view ng Araneta since mas elevated yung seats kesa sa Mall of Asia Arena. Pero wag na tayong magreklamo, magpasalamat na lang tayo sa Stray Kids, kay Happy C and sa Pulp. Dahil dinala ulit nila dito ang Stray Kids. So ayan. Okay guys, commercial lang po muna bago tayo magpatuloy sa ating video na ito. Meron po akong business. I'm a businesswoman. Businesswoman ang ating yung girl. I sell window type and split type air conditioners. Don't worry kasi brand na po lahat. I have Carrier, Courier, Daikin, Midea, Panasonic, and York brands. Ayan. Kung naghahanap man kayo ng window type and split type air conditioners na brand new, meron po akong binibenta. Insert yung picture here. And if mag-a-avail kayo, meron kayong summer discounts for up to 10%. So, kung wala pa kayong aircon or kung may kakilala kayo na needed ng aircon, message nyo lang ako sa aking Facebook na makikita nyo dito. It's www.facebook.com/seldaria or you can text me here sa aking Globe, 0916-409-8377. For Smart, ito, 0919. Hindi ko na alam dahil hindi ko pa sa Olado. So, kung kailangan niya ng aircon, buy now to avail our summer discounts. And back to the video. So, dahil hindi po tayo Ticketnet ngayon, SM Tickets po ang District 9 tour in Manila since Mall of Asia Arena. So, saan man ang kabili ng SM Tickets? Sa SM. Ang gandang guideline nito. Anyways, sa lahat ng SM ticket outlets, hintayin nyo na lang si Pulp kung saang lugar kasi meron sa cinema and meron sa department store. May ibang malls sa cinema lang, may ibang malls sa department store lang, and merong malls both sa cinema and sa department store. So, kalma lang tayo dahil meron to naman na yung 3 months. Ayan, hintay-hintay lang. Okay. Sorry guys, nandito kasi ako sa parking ngayon and naisipan ko ngang mag-vlog para alam niyo na ako ano yung gagawin niyo sa darating na ticket selling, lalo na sa mga first timers. Ayan. Okay, kung first time yung bibili ng ticket, kung ngayon lang kayo papayagan ng parents niyo or kung ngayon lang kayo magkaka-type, kung free kayo sa April 25,
Ate, paano po pag wala pong malapit na SM sa amin? Parang mga 5 hours away, 6 hours away pa po kami since taga-probinsya po kami. Or wala po talaga kaming access sa SM tickets. Don't worry guys, Pulp got your backs kasi nagkakaroon sila ng provincial ticketing assistance, ticketing purchasing assistance, TPA, PPA, para sa mga stays or K-pop fans na walang access sa SM tickets or Ticketnet. O paano ba yun? Magbibigay sila ng date and time and magbibigay sila ng form para i-fill up nyo yun. Lagay nyo yung name nyo, complete address, contact details, and last time kasi sa day 6, dahil Ticketnet wala kaming access, malayo kami. Meron silang kailangan nyo mag-upload or mag-attach ng file ng inyong ID parang ano siya, katunayan na doon kayo nakatira and katunayan na wala kayong access sa SM tickets or sa Ticketnet. And hindi po lahat na approve sa TPA or PPA, pero ayan, magdasal na lang tayo na ma-approve kayo kung wala man lang talaga kayong access sa SM tickets or Ticketnet. But ngayon, SM tickets, okay? Ayan, kung wala kayong access sa SM tickets para sa darating na ticket selling for Stray Kids, huwag po kayong mag-alala. I-turn on yun agad yung notifications nyo for Pulp para pag naglabas sila ng form or ng details ay agad-agad kayo makapag-fill up. Next! Ayan, kung may access naman kayo, meron po tayong tinatawag na camp out. Ayan, mga nagka-camp. Ano po ba yung mga nagka-camp? Kunwari, bukas ang ticket selling, mamayang gabi nakapila na agad sa SM tickets para unang-una sa pila. Okay, kung may balak po kayong mag-camp, since feeling ko mas dumami na ang fans ng Stray Kids dito, which is I'm very very happy kasi lumalawak na ang stays or dumadami na ang stays dito sa Pilipinas. Fighting, ayan. Kung magka-camp kayo, double ingat lang. Siyempre, safety pa rin po tayo. Don't forget to bring water, food, ganyan. Bags nyo, dapat secured lang lagi. Ang tip ko sa inyo kung magka-camp kayo, nasabi ko na to for day 6 sa mga nagka-camp sa Twitter ko, is yung pera nyo, huwag yung ilalagay sa wallet, okay? Huwag yung ilalagay sa bulsa, okay? O ate, kung di po namin ilalagay sa wallet, kung di po namin ilalagay sa bulsa, saan po namin ilalagay? Ito ang tip ko sa inyo. Alam niyo yung mga plastic panggawa ng yelo, ganun, or plastic labo, ilagay niyo dun yung cash niyo, okay? Itali niyo, isabit niyo sa bra, girl. Itali niyo ganyan sa bra, isuksok niyo, mas safe yon, di ba? So, kung makatulog man kayo, kung makatulog man kayo, manakaw man yung bag nyo, na wag naman sana mangyari, ganyan. At least, yung concert ticket, yung pera nyo for concert ticket ay secured sa brand nyo. Ate, paano kung lalaki kami? Okay lang din yan, ha? Yung plastic, itay nyo. Sobrang itay nyo dito sa sintoreras, tama ba? Sa lalagyanan ng belt. Tapos, isuksok nyo sa bulsa. Ganon. Diba? It's very safe. Hindi mawawala yung pera nyo. Hindi ko alam kung nakatulong yan, pero ayan, kung magka-camp kayo, ganun yung gawin nyo. Siyempre, di ba, hindi natin maasahan. May mga umaaligid-aligid na tao dyan, malalaman, may concert yung K-pop na ganito, ganyan. Siyempre, ikot-ikot tayo sa mga mall, baka may mga nagka-camp, baka may makatulog, di ba? For security lang din ang money nyo. Pwede nyo namang paghiwa-hiwalayin yung pera nyo, di ba? Lagay nyo yung 1,000 sa left na sapatos, yung 1,000 sa kabila, ganyan. Basta for safety na lang din, di ba? Ano pa ba? So, queuing numbers, depende yan sa SM kasi yung iba maaga nagbibigay, yung iba hindi. Meron po tayong official queuing numbers, meron ding unofficial. Yung unofficial queuing numbers, I think yan ay nakadepende sa mga nauuna doon sa SM or meron tayong mga fans na talagang ako po yung mamimigay ng unofficial queuing numbers for SM ganyan. Ako po yung mamimigay ng unofficial queuing numbers for SM ganito. Since ang SM ticket nga po kasi late na minsan nagbigay, okay? Kasi last time when I attended twice, nagbigay sila ng queuing numbers parang 8 a.m. tapos sasabihin sa'yo, sige, ito na po yung queuing numbers nyo, balik na lang kayo before mag-12 kasi 12 ang start ng ticket selling. So may mga ganon. So ayun lang naman. Ano pa ba?
May mga nakalimutan pa ba ako? Provincial assistance, camp? Ayun pala! Okay, since ang SM ticket ay maraming outlets, magkaroon kayo ng plan A and plan B. For example, plan A, UBA. So, paano pag wala ng UBA? So, go tayo for UBB or GenAd or whatsoever. Siyempre, kailangan natin ng plan B. So, ibig sabihin, magdala rin po kayo ng extra money for your plans B, C, D, ganyan. Singit ko lang pala guys, kung ticket selling na and debit card yung gamit nyo, as much as possible, dahil debit card naman na yun, i-withdraw nyo na yung pera from your debit card para pagdating sa counter, dire-diretso na lang kasi mas matagal pa yung debit card, diba? Kasi ilalagay mo pa yung PIN mo and everything like that. Pero credit card, pwede naman. Yun nga lang, if you have a debit card, as much as possible nga po, sabi ko sa inyo, i-withdraw nyo na lang. Guys, ang mahalaga naman, nandun kayo sa concert, you're there to support and cheer for Stray Kids. So, kung hindi nyo man makuha yung desired seat nyo or desired section, okay lang yan. As long as nandun kayo for Stray Kids. So, huwag kayo malungkot kung hindi nyo nakuha yung desired seat nyo, okay? Okay lang yan, basta may ticket. Mag-ipon na kayo kung ano ba yung target seat nyo, target section. Ipon lang ng ipon, guys, hanggang mag ticket selling day na. Ang paalala ko nga lang sa inyo, if you're a student, if you're working, ganyan, huwag yung tipirin yung sarili nyo when it comes to food. Tipirin nyo na lang yung sarili nyo, or pigilin nyo na lang yung pigilin. Pigilan nyo yung sarili nyo yung bumili muna ng mga merch and ng mga bagay na hindi nyo naman kailangan sa buhay nyo. Ganon. So, kasi ang importante ay concert ticket muna, guys. Okay? Mahalaga muna ang concert ticket. Kapag may concert ticket na kayo, saka kayo bumili ng light stick, ng albums, ng photo cards, at kung ano-ano man. Okay? Concert ticket ang ating number one priority. Hindi muna merch, hindi muna mga albums or light stick. After na lang kapag may concert ticket na kayo. Siyempre kasi, di ba, magkano rin ng light stick, kunwari 2,000, o bumili agad kayo, di ba? So, pandagdag na sana rin yung 2,000 yun, baka nakapag-VIP pa kayo. Okay, so guys, good luck sa atin mag-ipon for Stray Kids District 9 Unlock Tour in Manila. Baka tanungin niyo ulit ako, ate, manonood ka ba? Ito ulit ang sagot ko. Parang ode to you, hindi ko pa alam, guys. Okay. Kasi January, Winner Cross Tour, pupunta ako. February, nasa Ode to You ako. Baka mamaya may mag-announce ng March, hindi natin alam. Sa ngayon, hindi mo na ako magbibitaw ng salita na hindi ako manonood. Kasi baka kainin ko na naman yung sasabihin ko sa April. But for now, ang ating Yosel ay hindi pa alam kung makakanood ng District 9. Okay, hindi pa sure, pero sana makanood ako. So, anyways guys, dito na magtatapos ang ating guidelines for ang advance natin. Advance ako mag-isip, syempre. Guidelines, mga do's and don'ts, how to ganyan for District 9 Unlock Tour in Manila. So, kung nakatulong man sa inyo tong video na to, please give this video a thumbs up. And comment down below kayo kung ano pa yung mga videos na gusto nyong makita mula sa akin. Ayan. And kung medyo nalito man kayo sa mga sinabi ko ngayon, don't worry guys. Kasi naglalabas naman si Palp or si Inang, si Happy C, ng mga details, mga frequently asked questions before the ticket selling day. Pero dahil excited nga ako, no? Eto, nauna na ako. Kung may nakalimutan man ako, or kung may mga tanong man kayo, i-comment nyo lang rin yan below and I'll try to answer your questions. Kung alam ko yan, sasagutin ko. Pero kung hindi, pasensya na po. Pero i-search ko na lang. I-google po natin yan. Anyways guys, thank you guys for watching. And I'll see you on January 25th sa Winner Cross Tour in Manila. Bye!